Magandang araw sa ating lahat. Saan man tayo sa mundo, mga kababayan. Ito po ay magandang balita para po sa mga lula at lolo. Pero bagong lahat, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa Jorchar Vlogs, paki-subscribe naman po. At siyempre, isang araw na lang, dalawang araw na lang ay Pasko na. Merry Christmas and a Happy New Year to everyone. Ito po ang ating tatalakay ngayon, mga kababayan. Magandang balita po ito sa may edad na 80 to 90 hanggang 100 years old. Kasi po, aprobad na sa Senado yung panukalang batas na yon na cash gift sa edad na 80 to 90. Pirma na lang po ng Pangulong Marcos ang kulang. Ibig sabihin, approved na sa Kamara at saka sa Senado yung panukalang batas na ito, mga kababayan. So, antayin lang natin kung anong kung pipirmahan ng Pangulong Marcos bago ipuli, bagong taon ay maging ganap na batas na po ito. Hinihintay na lamang ang lagda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito po ay para maging ganap na batas ang panukalang bigyan ng cash gift ang mga nakakatanda na may edad na 80 hanggang 95 taong gulang. Ito po ay ayon kay Senate President Miguel Zubiri na naipadala na nila sa Malacanang ang panukala at nag-aantay na lang po ang pirma o lagda ng Pangulo. Sa ilalim ng panukalang batas na yan ay bibigyan ng 10,000 ang mga lolo at lola kapag tumuntong sila sa edad na 80, 80, 85, 85, 90, 90 at 95, 95 taong gulang, mga kababayan. So, huwag mo tayong mag-celebrate kasi wala pa pong lagda ng ating Pangulo, okay? Pero once po na napirman ng Pangulo yan, doon po tayo mag-celebrate. So, magandang Christmas ito sa mga kapatid natin kakaroon ng 80, 85, 90 at 95 years old. Nakasaad din dito na amindahan at palawakin ang Centenarian Act of 2016 kung saan ang mga binibigyan lang ng cash gift na 100,000 pesos ay ang mga umaabot lang sa 100 or 100 taong gulang. Nagdag din sa cash gift ang sulat ng pagbati ng Pangulong Marcos. Ayon po kay Senate President, mayroong 29 pang panukalang batas ang inaproban ng Senado at Kamara ang naghahantay ng lagda ng Pangulo para maging ganap na batas at maaaring pamasko na rin sa ating mga kababayan. Kabilang sa mga panukalang ito ang pagbabawal na no exam no permit policy kung saan pagmumultahin ang mga eskwelahan na hindi papayagang mag-exam ang mga disadvantaged na estudyante o mga mahihirap ng mga estudyante o mga biktima ng mga sakuna at kalamidad. So magandang balita po yan para sa mga magulang na may pinapaaral na anak na nagkukulang sometimes kung minsan yung kanilang mga budget para mabigyan or mabayaran ang tuition ng mga anak nilang nag-aaral. Pinalagdaan na rin ng Pangulo ang Magna Carta for Filipino Seafarers at ang panukala para sa pagbuhay sa industriya ng asin. So, napagandang balita yon, napagandang balita po yan, mga kababayan. At least may pag-asa na yung mga kapatid natin dyan na may edad na po na makatanggap ng 13,000 pesos once na naabot nila yung 80, 85, 90, 95 years old. So sayang din yun. Malaking bagay din po yun. Pang-bili ng mga maintenance at siyempre mga iba pang kailangan
ng ating mga katawan. Sa pangbalita, mga kababayan, mahirap na Pinoy nabawasan ayon po sa Philippine Statistics Administration. Ito po ay ikatuwa ng administrasyon ni Pangulong Marcos nitong Biyernes ang pagbaba ng poverty incidence sa unang semestre ng 2023 sa layuning makamit ang single-digit poverty level sa 2028. Ito po ay galing na ulat sa PSA. Ang poverty incidence sa mga pamilya ay bumaba sa 16.4% sa first semester ng 2023 mula sa 18.0% sa parehong panahon ng 2021. Katumbas ng 230,000 kababayan o kabahayan na nakatakas sa kahirapan. Sa usapin ng populasyon, bumaba ang kahirapan mula 23.7% hanggang 22.4% o mayroong 8,095,260 mas mababang mahirap sa na Pilipino. Sa buong bansa, bumaba ang kahirapan sa 15 sa 17 region mula 2021 hanggang 2023 sa NCR, CER, Burcar, Cagayan Valley, Central Luzon, Sacsayhuaren at Caraga, habang sa Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay natiling pinakamataas sa bansa. Sinabi ni Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan na ang desisyon na ganap na buksan ang ekonomiya at alisin ang lahat ng mga paghihigpit sa COVID-19 sa bansa simula sa 2022 ay nagbigay daan sa bansa na makabangon mula sa epekto ng pandemya. At pinakahuling labor force statistic ay nagpapakita rin ng patuloy na pagpapabuti sa mga kondisyon ng labor market, na ang unemployment rate ay bumaba sa 4.2% noong October 2023 mula sa 4.5% sa kaparehas na buwan ng nakalipas na taon. At ang underemployment rate ay nasa 11.7% mula sa 14.2% sa pariyong panahon. Ayon po sa NIDA Chief, ang mga intervensyon ng gobyerno tulad ng Targeted Cash Transfer Program, Fuel Subsidy, One-Time Rice Allowance at Libreng Sakay Program ay nakatulong upang mabawasan ang masamang epekto ng inflation sa mahihirap na sambayanan. Ito po ay dagdag ni Secretary Balisacan na titiyakin ng Administrasyon Marcos ang mabisang pagpapatupad ng iba't ibang mga hakbangin sa sektor ng lipunan upang mabawasan pa ang kahirapan sa pambansa at regional na antas. Bilang dito ang epektibong pagpapatupad ng bagong social protection floor at nagpapatibay sa mga pangunahing garantiya ng social security, ang pagpasa ng trabaho para sa Bayan Act at ang pambansang pabahay para sa Pilipino program. Gayon din ang pagtatag ng walang gutom 2027 food stamp program. Yan lang po mga kababayan, salamat ng marami at again Merry Christmas and Happy New Year. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa Jules R. Vlogs, paki-subscribe naman po at huwag kalimutang pindutin ang notification bell para ma-notify kayo kung meron akong bagong upload na video. Maraming salamat po, again Jules R. Vlogs.